Paggagawa ko lang ng video ng update sa mga halaman natin. Kaya lang, pamabilisan lang yun. Ito, isa-isay natin lahat para makita nyo kung ano nangyari dito sa growing area. Itong mga nakikita nyo ng mga changes dito sa growing area, majority ng pagbabago dito eh, dahil sa masipag kong asawa. No, na magbe-birthday this weekend. Ayan. So kaya pag hindi ako nakakasagot, alam niya na busy no, sa weekend. So ang mga update ngayon, no, halos lahat ng Venus flytrap, no. Ang daming Venus flytrap natin, 'di ba? Lalo na 'tong mga maroon monster, mammoth and sinagtala. Ang dami niyan, pero tingnan niyo. Na ripat niya lahat 'yan. No, 'di ba? Oh. So, nung hindi na lang niya napapatay itong mga natirang ping tsaka yung mga sanjus doon. Pero, tingnan niya naman kung dami niya nang naripat na ibang mga cultivar. DCXL, no? Tapos eh, ito pala, hindi ko na-update ito sa video kanina. Pero ito yung, ID na ito. Basta ito yung Lagros. Solo na naman yung may ano dito. Yung ibon namin, ayan, mahilig magtanggal ng ID. Buti na lang, hindi na document natin lagi yung mga ano, ayan. May record tayo. So, etong SD Kronos, no, kahit maulan, maganda pa rin. Oh, di ba? May bumili kanina yan at nung na, ano, nakaraan. So, mas maganda dyan yung naibigay natin. Kasi, mainit nung time na bumili sila. So, ito naman yung pasitut, no? Diba? Kung konti na lang ito na nakaraan, lumami uli. So, ganun talaga. Kailangan eh, masipag kayong mag-alaga, magdilig, magpropagate, at magrepat. Kasi kung hindi, no? Baka matuluyan. So, ito naman yung clone 8. Tapos nandun yung polish Dracula. Konti na lang kasi itong polish tsaka clone 8 kaya pinagsama ko na hinati ko na lang sa dalawa. Ayan. Magkaiba naman ng traits yan. Ang polish, alam nyo na, no? Dentate at medyo nag-upright. Ito naman si clone 8. No? Ayan. Medyo may lumalaki na rin dito. So, tanong ko sa inyo, anong pagkakaiba ng polish at trebs? So, parang hirap ano eh, no? Ang hirap i-differentiate. Pero ang polish Dracula, mas nagpo-produce siya ng, ano, ng upright ng growth, yung pahaba ba? Hindi yung matatabang rice, tatabang petioles like etong, ayun, no? Ito yung trebs. No, at mas mabilis magkaroon ng linya si Trebs kaysa kay Polish. Pero para sila maganda. No? At mas para sa akin mas retro si Polish Dracula kasi no. Dito kasi marami yung Trebs kaysa sa Polish. Eh. No, tapos ito naman yung clone 1. Ito naman yung ito si si Kronos. Ito si ano to Palanx. May bumili na rin nito nung nakaraan. So, inuwa na yung isa sa pinakamalaki. Galing dyan. So, ito naman si B52 na buti naman lumalaki-laki na. Di ba? So. Tapos, ito yung ibang mga clone giant natin. UK Solis pala itong isa. Ayan. UK Solis yan. Ayan. Ito yung clone, ano ito, clone 3, I think. Ayan, dito nyo, naiputan na ni Solo. So, ayan, excuse me sa mga kumakain dyan. Ha. Pero, inoobserbahan ko rin kasi kung naiputan na akong mamamatay ba. So, hindi naman, no? Parang hindi naman sila naapektuhan. Ayan. So, ito naman yung seed grown na Sarracenia. Alam niyo ba, hindi rin sa akin to. No, paalaga lang rin. Pero ang ganda, oh. Ayan. So,
Ang daming season nila kung tayo mag-harvest. No? Kung wala akong racket bukas, harvestin natin yan. Kailangan kasi tuyo yan pag in-harvest mo para may lagay mo sa papel hindi mag-molds. Ayan. Tapos ito naman si... Sino ba ito? Alien. Ayan. So, na-maintain nila yung size. Oh, na malaki. Yung iba, eh, kapropropagate pa lang yan. Pero nagpo-produce na naman ng mga bago, mga plantlets. Ayan o. Oh. Diba? Hindi talaga na ito ni Alien. Oh, ito naman siya, no? Si Trebs. O, oh, katatapos lang na ito i-repot, nasa full sun. Kaya nagkaroon ng itim. Pero wala namang na, ano, casualties. Casualties lang yung mga traps. Pero yung rhizome niyan sa ilalim, eh, goods na goods. And so, ito na yung mga update, no? May video ako na i-upload bukod dito. So, hindi ko na isasama ito yung kay galing kay Sir Alvin. Kasi na-videohan na natin ito kanina. Tapos, ito naman yung Black Star. Ayan. May binigyan ako ng Black Star kanina. Yung nakakuha kay Solomon. Bigyan ko siya ng isang maganda-gandang Black Star. So, sana mapaganda niya rin yung mapalaki. Nahilig daw sa halaman yung bata. Kaya, mukhang mabubuhay niya. So, ito naman yung mga seed grow natin. Diba? Kailangan ko na yatang i-repot to. Laki na, oh. Okay, papangalan natin to sa mga to. So, ayan. Ito naman si Sunrise. Ayan. Mga mother plant okay naman. Yung ibang mga maliliit na propagation, mas na madami ngayon yung kanilang traps kaysa sa bilis ng growth. Pero may mga ano kasi may mga nabili rin kasi nito kaya no, iilan na lang yung natirang malalaki. So si Shenron, ito talaga bilib na bilib ako dito sa ano natin, cultivar natin. No, sino nga pala may gawa na itong Shenron? Si Master Rainier na Tolentino. Kung daw nagkakamali ha, correct na lang ako. Siya yung nakapag-tissue culture na ito, nakapagparami. Galing daw to sa mother plant or ako kung galing sa seeds ha, ng Schupentel. Ayan. So, di ba? Ang ganda na ito dahil ang bilis dumami ng traps. No? Maniwala kayo sa hindi. No? Galing lang yung isang plant. Ang dami ko nang na-out na ito pero ang dami pa rin nila. At hindi sila nagbabago ng size talagang sa lahat ng cultivar dito. Ito yata yung hindi nagbabago yung size pati itong si Blackstone. So ito naman si Scarlatin. No, kahit slow grower, lagi namang ano, magpalaki yung kanyang growth, no. Hindi yan lumiliit at hindi mahilig magdormant. Ayan. So ito yung typical rin to. Ayan, tanim ng wife ko. So, ito naman yung mga propagation ng Pingicula Aphrodite. Ayan, ito naman yung Holland, ng Venus Flytrap, Bristletooth Exdentate. Diba? Kahit hindi masyadong naarawan, maganda pa rin. Kailangan ko lang kasi magbawas ng ano dito. Hindi ko maputol-putol. May mga bunga pa kasi sayang. Oh, ito. Maputol ko ba ito? Ayun, nagbulaklak. Bunga na yan sa marusan. Ayun, ang dami pa rin bunga sa ano. Kaya kung magpuputol ako siguro. Sayang eh. So, ito naman si Reverse Trap or si Umge Kremfeld. Ayan. So, yung mother plant natin, wala na. Naibigay ko na sa last na bumili. Kasi dati nang nabili sa atin yun, na pampalubag-loob na lang na dahil repeat order siya, yung pinakamalaki yung naibigay natin. Pero yung mga next order naman, kaya mag-alala, marami pang malalaki dyan. Halos kasing laki lang rin yung mother plant. Kaya links lang naman to sa isang halaman. Kaya, huli, mas malaki to kaysa dun sa mother plant. Mas maraming traps. Ito, parang ganito yung naipadala ko sa kanya or mas malaki dito ng kaunti. Natuwa kasi ako dun sa labili na yan. Talagang kahit na sa Mindanao siya. At siya galing dito sa atin. No, ayan.
So clone 5, ayan. Tapos ito naman si Plama. Di ba? Siguro si Plama pag nilagay ko sa aroma, sobrang pula na ito. Kasi wala na nga itong aroma masyado dito, namumula pa rin eh. Ayan, may daming mga rotasyon ang kinainan ng ibon. So ito typical rin daw. Pero hindi ko na muna inauto kasi ilan pa lang. Ito yung binenta ko dati na green, typical. So dahil ko konti na lang yan, eh, hindi ko muna ibibenta. Para umihin ko muna yan. So ito pala ibang clone, ano, clone 3. Ayan. Tapos ito naman si Coquelage. Ayan. May malalaki pa dito. Kaya yung mga may gusto ng kakaibang traps, no, bilhin nyo na rin to. Kakaiba yung ngipin niya. So DMTC na galing kay Sir Dan sa Panda. Ito yung Venus fly trap niya dati. Ayun ko kung nagka-carnivores pa rin si Sir ngayon. Pero ito yung ano, naparami na natin. DMDC yung pinangalan ko. Kasi maganda yan talaga pagka indoor, pagka outdoor. Maganda rin siya, mabilis tumami. Kaya lang hindi ko na-achieve yung ganda niya sa indoor. Kasi pag sa indoor yan, mamamatay kayo sa ganda niya. Kasi kulay orange na Venus flytrap yan, DMDC. At napaka-upright ang growth as in. Pagka ano, maka-indoor siya. Ewan ko kung ma-achieve ko yun dito sa sa outdoor. No, hindi pa rin natin susukuan yan. Kasi soon, tatanggalin ko na nga itong mga grapes dito. Titira ko na lang yung banda sa mga ibon. Para mabigyan sila na more sunlight, access sa sunlight. Tapos ito, red piranha, lumalaki na. O, diba? Time lang talaga yun. Huwag mo masyadong pakialaman. Sabi nga ni Sir Alvin. Pag hindi mo masyado pinakialaman, lalaki rin yan. So, ayan. So, ito pala. Hindi ko to na bigyan ng update kanina rin. Yung mga halaman natin dito sa baba. Ito yung mga seed grown natin na Mirabilis hybrid. Ang dami lang medyo malalaki. Soon mag-out na tayo nito para magkaroon ng Mirabilis din yung iba na mga beginner. Maganda kasi ito beginner. Ano? Beginner na ni Pentes. Tapos ito yung mga seed grown na peltada. Tapos ito na si Truncata, hybrid natin. Nag-produce na siya ng malaking feature doon, oh. Ayun, nandun, oh. Ano kaya kalaki ito pag nag-full grown ng picture na ito? Nagkataon kasi na pinakanto, no? Daga at ibon bago nag-feature. Kaya ang laki noon ng feature na yun na bago. Tapos ito yung sumunod na. No? So tingnan natin yan pag nag-feature. Hindi ko na rin masyado ma-update yung ibang plants ko dito kasi busy nga ako naman nakaraan araw. Pero nag-feature na naman sila lahat. Hindi lang makita kasi masyado ng mala dito, forest yung datingan. So yan, pagka naulan, binababad lang namin yung mga medium pati yung perlite para siguradong low ppm. So, pati yan, pati yung mga sphagnum. So, ito na ibang mga feature plant natin. Di ba? Ang dami. Hindi na ako nag-iisip na mag-add. Wala na akong maisip na idagdag dito eh. Okay na muna sa akin to. Di ba? Ayan, ayan ko na muna. Kasi yung mga dati kong plants na matay, no, na nakabili na naman ako ng ano, kapalit, no. So, okay na muna ako dito. At lalo na dumating itong mga to. Ibalik ko na nga ito sa lalagyan niya. Nakalimutan ko. Ibalik ka niya. Okay ko dito. Kasi baka maabot ito ng mabait nating nalagang ipin. Ayan, hindi natin ilagay. Ingatan nyo yung mga medyo mahal na halaman yun, lalo na. Kasi kung expose nyo yan dito,
Inasabi ko to para may makukuha rin kayo ng tip. Yung ilalagay yung mga mahal na halaman doon sa harapan or sa pinakagilid na gilid, kasi gilid na gilid hindi nyo makita. Masyadong harap naman, eh maaring pag may pumuntang ibon, daga o ano, mas madali nilang makukuha, no? O kaya kung may kaibigan kayong dumaan, no, mahingi pag malapit, ano na, sa mga growing area na napunta ako, ganun din yung technique nila, eh. Nilalayo sa bandang harap yung medyo rare. Ayun, may natatawa siguro ngayon. Natatamaan. Biro lang, ha. Ayan, so ito yung mga ano natin, Heliumphora natin. Okay naman. Medyo nagalangan lang ako din sa propagation natin nung nandun sa dulo. Nag-brown. Pero may part naman siya na green. So okay na ako dyan. Kasi kareripat lang, may magbabrown talaga dyan. So ayan. Okay naman yung iba. So pinaka maganda ngayon ito. Yung Saracenia nades na Heliumphora. Pati itong Pelosa. Pero baka hindi muna ako mag-out ng Pelosa. Gusto kong paramihin muna. Dalawa na lang tira. At tatlo pala pati yun. Ayan. So minor. Marami-rami yung minor natin. Kaya out natin yan. So, ayan lang muna siguro. Kailangan ko lang bumaba. Naulan na tayo, eh. So, kung may mga ma-assist ako sa inyo, diba may tanong kayo, sabihin nyo lang, message nyo lang ako dito sa comment section o kaya sa Shopee or sa Facebook page natin. No, kung ano yung pwede kong ma-share sa inyo na experience rin natin dito sa pagka-carnivorous plant. No, para naman ma-assist ko kayo sa pag-aalaga. Oh, so, yun lang muna. God bless and bye-bye.